Tutulong na rin daw ang pulisya sa DTI para mahanap yung mga nagsasamantala at nagbebenta ng overpriced na surgical masks at N95 masks. Kasunod po yan ang pagkakaaresto ng limang Chinese national na nabisto nagbebenta ng overpriced na mga mask. Nakatutok si JT Soriano. Overpriced po kayo, ha? Limang Chinese national ang inaresto ng Manila Police District Special Mayor's Reaction Team matapos umanong magbenta ng mga overpriced na surgical at N95 masks. Nag-overpriced po kayo, ha? Oh, may karapata kayong manahimik. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng impormasyong may mga nagbebenta ng mga overpriced mask sa isang mall sa Binondo sa Maynila. Nagsagawa ng test buy ang mga pulis at nakumpirmang totoo ang mga sumbong. Tayo ng mga resibo na allegedly yung mga surgical mask ay binibenta nila ng 100 to 150 per box. Yung N95 naman ay binibenta nila ng 100 to 200 per piece, na which is overpriced na. Base sa SRP o suggested retail price ng DTI, 40 hanggang 50 pesos lang ang isang kahon ng surgical mask, habang 80 pesos hanggang 100 pesos naman ang kada piraso ng N95 mask. Limang Chinese nationals mula sa tatlong stalls ang inaresto. Naharap sila sa mga reklamong paglabag sa RA 7581 o ang Priced Act at RA 7394 o Consumer Act of the Philippines. Inaalam din ngayon kung may working permits ang mga suspect. Itinanggi naman ng ilang Chinese national ang paratang. Sir, not true? Not true, okay. Paalala namin na ibenta niyo, huwag niyo samantalay ng ganitong sitwasyon na sabi nga ni Mayor, yung profiteering nila, di ba? Huwag niyo nila samantalay na magtaas ng presyo dahil may kakarapin sila sa na pananagutan sa batas. Dahil sa takot sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease o 2019 NCOV ARD, sobrang mabili ngayon ang mga mask. Maaga pa lang, may pila na sa Bambang, Maynila na mga bibili ng face mask. Pero pagbukas ng tindahan, wala naman palang supply. Ayon sa nagtitinda, hindi pa nila alam kung kailan magkakaroon ng delivery. May ilang grupo namang namigay ng mask sa mga turistang nagpunta sa mga pasyalan at matataong lugar gaya ng Fort Santiago sa Maynila. May mga Chinese din sa Binondo sa Maynila na namigay rin ng mga libreng mask. Ipagpapatuloy raw nila ito hanggang may stocks. Paulit-ulit na sabi ng DOH, kung wala naman kayong sakit o hindi kayo nag-aalaga ng may sakit at hindi naman pupunta sa ospital, hindi nyo kailangan mag-mask. At magiging epektibo lang din daw ang pagsuot ng mask kung sasabayan ito ng kalinisan ng katawan. And not everybody needs to wear a mask every time. Unless, for example, you feel that you are high risk for illness, then that's useful for you. If you are in an area that's very congested, maraming tao, especially if there are sick people in the area, then that would be useful. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.